Hello again. Ayan, di ba ginawa ko ito today. Bukas ko pa sana siya kainin. Ano ito? Kamote delight. Bukas ko pa sana siya kainin. Kaso, tinikman ko siya, di ba? Tapos, grabe sarap na sarap ako. Kaya iyon, hindi na ako makahintay. Kainin ko na siya. Now, konti lang yung kainin ko kasi sobrang tamis pala ito. Pero yung pagkatamis niya, masarap na pagkatamis. Tapos yung ginger tea ko. Masarap siya sa tea. Yan. Oh my God, nakakaano siya. Nakaka-addict siya. Masarap siya na so, matamis siya pero nakaka hindi yan nakaka-umay. Oh my God. Ha-atake na naman yung ano ko nito, acid reflux ko. Kasi bawal dapat ako ng butter. Sobrang sarap siya eh. Sana makita niyo yung paano ko ito ginawa. Kasi, hindi kayo magsisisi. I'm proud of this. Pwede ko na ito i-business. Nag-ano ako guys, the reason why nag-ano ako, nag-experiment ako ng mga luto-luto. Kasi, plan ko mag-ano, magluto-luto. Kaya gusto ko ng sarili kong hindi siya healthy pero much better siya sa ibang ano dessert. Dito siya, di ba? Matamis siya. Tapos yung ginger tea, wala siyang asukal. Partner mo siya. Ito, story to. Doon sa ano, di ba sa Starbucks, yung mga social, yung order sila ng kape. Yung matapang na kape. Tapos, sabi ko, gumaya din ako kasi, ano pa, social kunwari. Hindi, gaya-gaya din ako. Dark, yung ganun, yung ano ba yun, basta, no sugar, ganyan. Basta yun na, order na ako ng kape ko. Mamatay ako sa sobrang sabi ko mga abnormal ba itong mga mayayaman na ito? Bakit iniinom nila itong mainit na ano ay yung ano mapait na kape na walang kalasa-lasa, sobrang pait. Bakit na kaya nila, paano nila kaya yun inumin? Tapos yung ginawa ko, di pumunta ako doon, di ba may free sugar doon. Lagyan na halos na lahat nilagay ko na lahat yung sugar. Hindi pa rin siya masarap. Mabait pa rin siya. Yun pala ang technique nila is, di ba, ano siya? Ngayon, alam ko na, ginagawa ng mayayaman. Ano siya? Wala siyang sugar yung kape, mapait yung kape nila. Super strong, pero kumakain sila ng matamis. Yan. Tapos inano na yung kape. Akin, ginger tea. Hindi yan kape. Bawal ako sa kape. Habang nag-aaral ako, hindi pa ako pwede uminom ng kape. O mga caffeine. Gusto ko pa kumain kaso. Gusto ko lang i-show sa inyo guys na yung ginawa ko ay super sarap talaga. Again, ito lang ang the best sa akin. Wala sila dito. Ingit sila sa akin dito. Mga kasama ko. Kasi sila, pag gusto nila yung pagkain, kinakain nila lahat halos. Ako, tikim-tikim lang sa akin. Hindi ako ganun, ano, hindi ko kinakain lahat. Madami. Konti-konti lang. Yung asawa ko, pag nakita niya ito, tinikpan niya, naku,
Sigurado ubusin niya yan. Kaya pag nagbe-bake ako, tinatago ko. Kasi hindi siya pwede sa sugar. Sobrang tamis. Kasi inuubos niya yan. Pagkatapos, para siyang maano. Para siyang, ano, anxiety niya, mataas masyado pag kumakain siya ng mga sobrang healthy. Kailangan sa kanya healthy. Kasi ano siya, nervyoso siya pag ano, kumakain siya ng mga unhealthy food. Kaya mga baking ko, tinatago ko. Matamis siya, yes, pero hindi siya nakakaumay. And then, that's it. And then, yun lang kainin ko. Tapos, kung hindi lang ito makita ng asawa ko, matagal ito, bago maubos. Pero pag nakita niya ito, matikman niya, siguro ano lang yan, 2 araw, ubos. Ganyan siya kaano. Hindi niya makontrol yung kain niya pa. Nasarapan siya. Ganun sila. Anyway, kaya matataba sila dito masyado. Yung iba lang, hindi ko naman sinabi lahat. Yun lang guys. Share ko lang yung ano ko. Yummy ko na ano, Kamote Delight. Yummy yummy siya. Subukan nyo. Bye! Sana ganito yung face ko, no? Yung makinis talaga. Kasi yung ano, maganda pala pag makinis yung mukha mo. Tamad kasi ako ngayon, hindi na ako nag-ganan ng kamukha ko, nag-care kasi summer is coming. Tapos may plan ako maglaro sa water for pag maano na pala ako, pag mag-vaccine ako. Mag-ano kami. Mag-swimming ako palagi kasi I've been here for a long time. Ini-snub ko yung water nila dito kasi hindi ko pinapalitan yung Philippines na water. Lalo na doon sa Samal. Tapos dito pala yung ini-snub kasi ano ba yan yung water nyo? Ano man yan? Masyadong maalon, ganyan-ganyan. Hindi kagaya ng sa Philippines. Ganyan-ganyan. Kino-compare ko talaga. Tapos ini-snub ko yung time na ano dito winter. Tinesting ko na ano, maligo. Malamig pa yun, ha? Nakaya ko siya. Sus, napakasarap pala maligo dun sa dagat nila. Kaya yun, sabi ko, during summer, maligo talaga ako dito always. Halos like maybe 3 times a week. Tapos nitong pandemic na ito. Kaya inihintay ko yung ano, vaccine namin. Roll out ng vaccine. Para sa mga yung kagaya ng edad ko. Tsaka yung husband ko, wala pa kasing vaccine para sa amin. Inauna nila yung mga ano, yung mga may sakit, yung matanda, tsaka frontliner. Wala pang vaccine para sa amin. Ewan ko dyan sa Pinas ha, kung may vaccine na para sa lahat. Kasi pagkaalam ko, frontliner pa lang daw. At tsaka yung mga senior. At dito talaga, inuna talaga yung frontliner, tapos next senior. Tapos yung mga may sakit, inuuna nila. Kami wala pang vaccine para sa amin. Punuan pa. Anyway, sana magka-vaccine na kayo dyan para makagalaw-galaw na lahat. Ingat mga kababayan. Alagaan nyo ang napakagandang Pilipinas natin kasi ang swerte-swerte natin dyan. Ang ganda-ganda ng Pinas. Talagang super ganda. So, nandito kasi yung asawa ko. Yan, nandito ako. Pero yung Pilipinas talaga is my, pag mag-retire talaga ako, dyan talaga ako mag-retire. Kasi sobrang mahirap pero sobrang saya lang. Maraming tao, marami kang nakakausap. Dito, yung kapitbahay mo nandyan lang, like that. Nandyan yung kapitbahay mo ha? Yan, kapitbahay namin yan. Diyos ko, nakita ko siguro siya, ano lang sa, in 6 years, in 5 years ko rito, mga 6 years na ako. Nakita ko siya siguro ano lang, 10 beses lang. Yan. Ganyan dito, hindi mo makikita ang mga tao. Nasa loob ng bahay, nasa loob ng opisina, nasa loob ng sasakyan. Diyos ko, wala. Di para sa Pinas na halos araw-araw, parang magkakamukha na kayo kasi nakikita mo palagi yung mga tao. Anyway, ganun talaga ang buhay. Sana someday uwi na kami dyan. Ngayon, ano pa lang, hanap buhay pa kami. Para pang-an namin. Para pang-retire namin.
Yun lang muna. Grabe na, oh. Matanda na talaga ako. Buhok ko, oh, puro na puti. Hala, 10 minutes na naman. Okay, bye. Ingat mga kababayan.